Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Yolanda Ramos de la Torre, ang inyong tagapag-ulat sa oras na ito. Ang aking iuulat ngayon ay tungkol sa uri ng morpema ayon sa kahulugan. Una, morpemang may kahulugang pangnilalaman o leksikal. Pangalawa, morpemang may kanilugang pangkayarian. Pangatlo, derivational. At pang-apat, inflectional. Tumungo tayo sa unang uri. Morpemang may kahulugang pangnilalaman o morpemang leksikal. May tiyak na kahulugan at binubuo ng nominal na pangalan, pandiwa, at mga panuring na pang-abay at pang-uri. Ito ang mga morpemang tinatawag ding pangnilalaman sapagkat may kahulugan sa ganang sarili. Ito ay nangangahulugan na ang morpema ay nakatayo ng mag-isa sapagkat may angkin siyang kahulugan na hindi na nangangailangan ng iba pang salita. May halimbawa tayo rito na pangungusap. Magaling sumayaw si Jason kaya siya ay nanalo sa dance contest. Tignan natin dito ang salitang may kahulugan. Ito ay ang mga magaling, sumayaw, Jason, siya, nanalo, dance at contest. Ito ay dahil sa mga pangalan, pandiwa, panguri at pang-abay. Tingnan natin kung ano ang ibig sabihin sa apat na yan. Una ay ang pangalan. Ito ang mga salitang nagsasaad ng pangalan ng tao, bagay, hayop, pook, pangyayari at marami pang iba. Halimbawa, Raymond, dance, Jason, contest, aso, tao, paaralan. Tumungo naman tayo sa pandiwa. Ito ay nagsasaad ng kilos o galaw ng simuno ng pangungusap. Ito ay maaaring kilos o galaw ng tao, hayop o bagay. Halimbawa, sumayaw, nanalo, mag-aral, gumuguhit, naglilinis. Panguri, ito ay nagbibigay description o turing sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pangyayari, lugar, kilos, oras at iba pa. Kadalasan, ginagamit ito upang mas bigyang linaw ang isang pangalan. Halimbawa, maligaya, palaaway, balat sibuyas, at marami. Pang-abay, ito ay naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, panguri, at kapwa pang-abay. Halimbawa, kahapon, kanina, magaling, at doon. Tumungo naman tayo sa pangalawang morpema, ang morpemang may kahulugang pangkayarian o morpemang pangkayarian. Walang kahulugang taglay hanggat hindi na isasama sa iba pang morpema. Binubuo ng mga pananda at mga pangugnay, ito ang mga salitang nangangailangan ng iba pang mga salita upang mabuo ang kanilang gamit sa pangungusap. Halimbawa, gamitin natin ang halimbawa kanina. Ang mga salita si, kaya, ay, sa, ay, mahalaga. Dahil hindi naman natin mababasa ang pangungusap kung ito lamang ay magaling, sumayaw, Jason, siya, nanalo, dance, contest. Mapapansin nating kulang ang pahayag kung wala ang mga apat na ito dahil sila ay tinatawag na una ay ang pangangkop. Ang pangangkop ay ito ay ginagamit para pag-ugnayin ang mga salita, ang mga panuring at ang mga salitang binibigyan nito ng turing. Halimbawa, na, nang, at G. Ang pangatlig naman, ito ay nagpapakita ng pagbubukod, pagsasalungat, o paglilinaw. Halimbawa, subalit, kaya, at ngunit, datapwat, saka, at pati. Dumako naman tayo dito sa pangukol. Ito ay nag-uugnay sa pangalan, pandiwa, panghalip, o pang-abay sa iba pang mga salita sa loob ng pangungusap. Ito ay maaari ding magturo ng lugar o layon. Halimbawa, sa, ukol sa, o kay hinggil sa, o kay ayon sa, o kay. Pananda,
Ito ay nagpapakilala o nagsisilbing tanda ng gamit ng isang salita sa loob ng pangungusap. Halimbawa, si, sina, ni, nina, ang mga, ay. Ngayon ay tapos na tayo sa mga uri ng morpema ayon sa kahulugan. Tumungo naman tayo sa pangalawang uri. Ang uri ng pagbabagong morpo, ponemiko. Meron tayong pitong uri ng pagbabagong morpo, ponemiko. Ito ay asimilasyon, pagkakaltas ng ponema, pagpapalit ng ponema, metathesis, paglilipat ng diin, reduplikasyon, at panghuli ang reduksyon. Asimilasyon. May dalawang asimilasyon. Ang asimilasyong partial o di ganap at asimilasyong ganap. Tumungo tayo sa partial. Ang asimilasyon nga pala ay ito ay tumutukoy sa pagbabagong naganap sa salita dahilan sa impluwensya ng ponemang kasunod nito. Isang ponemang pailong na M o N or ma o na ang maaaring gamitin sa pagbabago. Ngayon, tumungo na tayo sa unang uri ng asimilasyon, ang partial. Partial, pagbabago sa unang morpema. Ang ponemang ng ay nagiging na o ma o nananatiling ng dahil sa kasunod na tunog kapag kinakabit sa isang salitang ugat na nagsisimula sa pa o ba. Ang ng ay nagiging ma. Halimbawa, pang plus bansa equals pambansa. Ginagamit ang pang kapag ang sumunod ay patinig o vowels at ilang katinig. Nagiging na naman ang huling ponemang nang kung ang kasunod ay alinman sa mga sumusunod na ponema. Da, la, ra, sa, ta. Or DLRST. Dala, ra, sa, ta upang mas madali niyong maisaolo ang mga sumusunod na ponema. Halimbawa, sing plus tangkad equals sin tangkad. Pangalawang halimbawa, mang plus daya equals man daya. Tumungo naman tayo sa asimilasyong ganap. Ang asimilasyong ganap ang pagbabago ng kapwa, panlapi at salitang ugat. May pagbabagong nagaganap sa ponemang ma, na at nang kapag nawawala ang ponema at napapasama sa kasunod. Kasama rito ang pagkawala ng unang titik ng salitang ugat para mas madulas ang pagbigkas. Halimbawa, pang tali. Pang plus tali equals panali. Pangalawang halimbawa, pang plus palo equals pamalo. Sa unang halimbawa, sa iyong nakikita, nawala ang G at T sa pang at tali na naging panali. Gayon din sa pang palo, nawala ang G at ang P na naging pamalo. Ang P ay isang letrang pang plus palo. Pamalo na ginamit ang pam dahil ang kasunod ay P. Di ba pag pam ang kasunod, dapat ay P at B, kaya ang ginamit ay PAM at inalis ang ponemang P. Lahat ng yun pala ay tinatawag ng allomorph ng morpema. Pwedeng magbago ang anyo ng isang morpema dahil sa impluensya ng paligiran at ito'y tinatawag na allomorph PH. Ang morpemang PANG ay may tatlong allomorph, PANG, PAM at PAN. Una, ginagamit ang allomorph na pang kung ang inuunlapi ang salita ay nagsisimula sa patinig o sa ilang katinig. Halimbawa, pang alis at pang walis. Pangalawa, ginagamit ang allomorph na pam kung ang inuunlapi ang salita ay nagsisimula sa pa o ba. Halimbawa, pam bansa, pam at pam pito. Pangatlo, ginagamit ang allomorph na pan kung ang inuunlapi ang salita ay nagsisimula sa D, L, R, S, T, O, da, la, ra, sa, ta. Halimbawa, pandikit.
at pantuos. Tumungo naman tayo sa pangalawang uri. Pangalawang uri, pagkakaltas ng ponema. Ito ay nangyayari kapag kinakaltas ang isang ponema o morpema sa unahan o gitna ng isang salita. Halimbawa, takip plus an. Dapat ay takipan, ngunit nagiging takpan na wala ang letrang I. Pangalawang halimbawa, tikim plus an. Dapat ay tikiman, ngunit nagiging tikman na wala rin ang letrang I. Pangatlong halimbawa, sara plus han, sarhan. Dapat ay sarahan, ngunit ito ay nagiging sarhan. Laba plus han, dapat ay labahan, ngunit nagiging labhan. Dala plus han, ang nagiging sagot ay dalhin. Dapat ay dalahin. Tumungo tayo sa pangatlong uri, pagpapalit ng ponema. Ito ay nagaganap kapag nagbabago ng anyo ang isang ponema sa pagbuo ng isang salita. Ang D ay nagiging R o ang da ay nagiging ra. Halimbawa, lakad plus an equals dapat ay lakadan, ngunit ito ay nagiging lakaran. Pangalawa, H ay nagiging N. Halimbawa, tawa plus han, dapat ay tawahan, ngunit nagiging tawanan. Ang E ay nagiging I or E. Halimbawa, ka plus babae plus han equals kababaehan, ngunit nagiging kababaihan. Ang huling halimbawa ay ang O ay nagiging U or U. Halimbawa, payo plus han, dapat ay payohan, ngunit nagiging payuhan. Pang-apat, ang metathesis. Kapag ang salitang ugat na nagsisimula sa L o Y ay nilalagyan ng panlaping N ang E at N, ay nagkakapalitan ng posisyon. Halimbawa, in plus lipad equals nilipad. Nagkapalit ang letrang I at N na naging N at I. Dapat ay inlipad, ngunit ito ay nagiging nilipad. Pangalawang halimbawa, in plus yaya. Dapat ay inyaya, ngunit ito ay nagiging niyaya dahil nga nagkapalit ang I at N ng N at I. Nagkapalitan ng posisyon, ito ay metathesis. May mga salitang nagkakaroon pa ng pagkakaltas ng ponema bukod sa pagkakapalit ng posisyon ng dalawang morpema. Halimbawa, tanim plus an equals tamnan. Dapat ay taniman pero nagkakabaliktad o nagkapalit ng posisyon ang M at N, kaya naging tamnan. Nagkaltas din ang isang ponemang letrang I o letrang E. Pang-anim, ang reduplikasyon. Nangyayari ito kapag may pag-uulit sa pantig ng salitang ugat. Ang pag-uulit na ito ay maaaring mapahihwating ng kilos ng ginagawa o gagawin pa lamang. Tagagawa ng kilos o nagpagpaparami. Halimbawa, pamalo o pamamalo. Nauulit ang unang pantig ng salitang ugat na malo o palo. Kaya ang resulta ay nagiging pamamalo. Panali. Pangalawang halimbawa, panali. Naulit ang na o pananali. Panghuling uri, ang reduksyon. Nangyayari ito kapag pinag-isa ang dalawang salita ngunit may pagkakaltas ding kasama. Yun ang reduksyon. Halimbawa, winika ko equals ikako at kako. Kinuha lamang ang ikako at kako. Pangalawa, hintay ka. Naging tay ka o teka. Kinuha ang tay at ka. Umaaring ito ay naging teka. Ang pangatlong uri ng morpema ayon sa kahulugan ay derivasyonal. Ito ang morpemang may pinaghanguan o pinagmulan. Nabubuo ang morpemang derivasyonal sa pamamagitan ng pagkakabit
ng alinmang uri ng morpema o salitang kinakabit sa ibang morpema na nagpapabago sa uri ng gramatika. May pagbabago sa kahulugan ng salita dahil sa pagbabagong nabubuong salita. Halimbawa, awit or song equals mang-aawit o singer. Sulat o letter equals manululat o writer. Ang pang-apat na uri ng morpema ayon sa kahulugan, ang inflectional. Nagagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga morpemang panlapi sa pandiwa sa iba't ibang aspekto. Walang pagbabagong nagaganap sa kategoryang sinataktika ng mga salita kung saan ito nakalabit. Halimbawa, kumain, kumakain, kakain. Yun lamang po at maraming salamat.